Magandang araw sa lahat. At ngayon ay tatalakay natin ang isang panibagong paksa. At ito ay may konektado sa COVID-19. Okay? Ano nga ba ang kasaysayan ng salitang COVID-19? Ang COVID-19 ay mula sa salitang coronavirus. Ito yung corona, yung V naman ay sa virus, yung D naman para sa disease. Kaya nabuo yung salitang COVID. Itong 19 naman ay mula sa taon kung kailan naganap ang virus na ito. Kaya tinawag siyang COVID-19. So tatalakay natin ngayon ang ukol sa tinatawag nating etymolohiya. Ito ay pag-aaral sa kasaysayan ng mga salita at kung paano ito naisagawa o ano yung pinagmulan ng salitang yaon. Yan ay etymolohiya. So ngayon, ang paksa natin ay etymolohiya, dagdag kaalaman. Ang etymolohiya ay nagmula sa salitang Griego na etymon na nangangahulugang may kahulugan. At ang lugiya naman ng ibig sabihin ay pag-aaral. So ibig sabihin, sa etymolohiya, pinag-aaralan ang mga salitang may dalang kahulugan. Kung saan nanggaling ang salitang ito, paano nabuo ang mga salitang ito. Yan ay ang etymolohiya. Ang mekanismo sa pagbuo ng salita. Pag sinabi nating mekanismo, paano ba nabubuo ang mga salita? O yung mga salita natin na ginagamit sa Pilipinas, saan ba galing? Meron tayong anim dito kung paano mabuo ang salita. Una, paghihiram. Pangalawa, paglalapi. Pangatlo, pagtatambal. Pang-apat, clipping. Pang-lima, acronym. At pang-anim ay paggamit ng simbolismo ng tunog. Unahin natin sa pinakauna, paghihiram. Pag sinabi nating paghihiram, ito ay mga salita mula sa banyaga, mga foreigner. No? Yung kanilang mga lingwahe, hinihiram natin. Halimbawa sa mga Kastila, galing sa kanila ang salitang kusina, galing sa kanilang salitang edukasyon, galing sa kanilang salitang kutsara, platito. Marami, nasa 80% pataas yung mga salita ng Tagalog nang galing sa mga Kastila. Ingles naman, sa kanila nang galing yung salitang appear mula sa salitang up here. Sa kanila nang galing yung salitang pollen mula sa jollen. Sa kanila nang galing yung salitang standby mula sa salitang standby. Ibig sabihin maraming ambag yung ating mga banyaga o lalo na yung mga mananakop sa atin. Yung mga incheck, marami din silang naiambag sa atin. Katulad ng achi, sa atin ate. Salitang koya, sa atin naging kuya. Yung po at opo mula din yan sa incheck. Yung salitang suki, sa kanila din yan. Sunod, pangalawa, ay ang paglalapi. Ito ay paglagay ng panlapi sa salita. Pag sinabi nating panlapi, ito yung prefix, ito yung suffix na sinasabi natin. Meron tayong unlapi, nilalagay sa unahan, gitlapi, hulapi, kabilaan, at laguhan. Yan yung paglalapi. Alam niyo na yan. Pagtatambal, pagsama ng dalawang salita. Halimbawa, mukha, sunod, aso. Pinagsama, mukhang aso, nakabigay ka na ngayon ng bagong salita. Isa pa, halimbawa, hugis, puso. Pinagsama, naging hugis, puso. Yan yung pagtatambal na kung saan nakaka-create ka na ngayon ng bagong kahulugan. Halimbawa, bahag, hari. Pinagsama, naging bahag-hari. Yan yung pagtatambal. Clipping, pagkakaltas ng ilang letra, katulad ng COVID. Ang ko mula sa corona, ang V mula sa virus, ang D mula sa disease, pinagsama, naging coronavirus. Yan yung clipping, may tinatanggal sa mga salita. Sunod naman ay acronym. Ito yung mga unang letter lang ng salita ang kinukuha. Kadalasan capital letter ang ating acronym. Halimbawa, Department of Environment and Natural Resources, DENR. Corieso College, CJC. Yan yung halimbawa ng acronym. Panghuli natin ay ang paggamit ng simbolismo ng tunog.
Ito ay mula sa ideya na ang mga tunog, huni ng ingay o tinig na likha ay nagbibigay ng kahulugan sa sarili nito. Ibig sabihin, mayroon ding mga salita na mula sa mga tunog ng mga bagay, ng mga tao, ng mga hayop. Kadalasan, tinatawag ninyo yung tuko dahil sa kanyang tunog na binabanggit. Maraming salamat at natapos rin tayo.